Muli na namang na-o-cry, at nalampaso ng grupo nila Christy Furman sa kanilang blog, ang pamosong comedian na si Vice Ganda, specifically sa pelikulang nitong kalahok sa MMMF 2022, ngayong Kapaskuhan. Ayon sa kanila, maaring sumablay na daw sa takilya ang pelikula ni Vice Ganda, sa mga sumusunod na dahilan. Wala pa daw promosyon, at ingay kumpara sa mga ibang kalahok na may press con at media blitz. Wala daw chemistry ang team up kay Ivana Alawi, since hindi daw nag-click yung serye ni Ivana sa ABS, walang raffle, at anak-anak na gimmick for the film, walang budget, kasi daw napunta kay Ayon. And the height, sinabi pa hindi na bankable ang Vice Ganda, at baka mangulelat na sa Film Fest. Walang promotion, walang ingay, hindi ka tulad nung pag malakas ka sa social media, parang hindi na pupunta sa ano eh, sa tele, yung teleserye nga ni Ivana, diba na? Oo nga, hindi ganun so, kalakasan. So, ibig sabihin, ting number ito, si Ivana ang pipihin niya. Umpisa na ito na? Oo, ng pagbagsak niya. Wala eh! Kanino na pupunta kaya ang pera niya? Naku, eh siyempre, hindi kaya doon sa kay Ayon ba yun? Ayon ba yun? Ayon ba yun? Mangungulilat? Mangungulilat yan, oo. Kasi, kaya ba siya bankable? At parang hindi na eh, parang hindi. Ernest kay Vice Ganda, maaring naging busy lang, sa ibang shows at project ang Lola Vice, active at nakikita naman ang trailer ng pelikula niya sa social media. Marami namang subscribers si Ivana, at I'm sure malaking tulong yun sa pagpatok ng film. May sariling racket naman si Ayon, at vlogger din naman. At I'm sure bankable pa rin si Vice, hindi man siya mag-top, kasali pa rin yun sa top 3, ilan lang naman silang pambatang kalahok. I wonder kung ba't naman ganun ka-bitter tong dalawang bad-idang, na LGBT member din naman kay Vice Ganda. When Vice is very kind and supportive naman sa mga LGBT, recently nagdaos pa siya ng Angka Boga Ball for them, at super enjoy naman ang Sangka Bodingan, hindi kaya dahil uninvited sila sa Angka Boga Ball. Try nyo next year. Syempre in reality, napakaswerte pa rin ni Vice, na ma-experience, ang pinapangarap ng isang bading, mayaman, maganda na rin, sikat, at may jaw ang katulad ni Ayon, kaysa naman sa isang bading na tumandang, mahirap, nag-iisa, bitter at namamalimos na lang sa luneta, diba? Feeling ko, mas napropromote ang film, kasi pinag-uusapan nila, or gimmick kaya ito para mas pag-usapan. Publiko ang huhusga. Well, nasa publiko, naman yan, pera nila yan, 200 ba tiket, 4 na kilong bigas din yan, kaya isep-isep, bago manood o kung manunood.